Magandang umaga sa lahat ng Batang Art Angel! Ngayong umaga, may kinalaman ang ating panaba sa mga lumang t-shirt at wow, kamiseta! Naku, Kuya Tonipet, handang-handa na ako para dyan sa dula natin na yan. Oo, tapos meron syempre tayong kantahan, sayawan, kuwento, dula, kwento, at syempre, napakagandang mga obra para Kuya Tonipet, simulan na natin! Sayawan at kantahan muna! Gusto ko yan! 1, 2, 3! Yay! March, march! Magandang umaga, Kitty Kabuso! Kumusta? Kumusta? Sumali, sumalay dito sa Art Angel. Masaya, makulay. Kumusta? Kumusta? Sari-saring galing dito sa Art Angel. Kaya nating gawin tungkol sa isang kamiseta ang dulan na yon. Gaganap si Kuya Tonipet bilang kamiseta, si Ate Ann bilang bistida, at ako si Jada bilang taga-kwento. Hindi mahanap ni bistida si kamiseta. Kamiseta! Kamiseta! Where are you? Kamiseta! Kamiseta! Saan ka? Bulaga! Di ba ako nakilala, no? Ha? Ba't ganyan yung itsura mo? Bakit? Okay na may itsura ko, ah. Okay? Oh. Eh, ang dumi-dumi mo! Magpalaba ka nga! Eh, ayoko nga! Ha? Kailangan mo magpalaba ang dumi-dumi mo! Para kang puro mikrobyo! Okay lang! Kesa naman sa magpalaba ako sa makinang yun, no? Yung washing machine? Ay! Sarap nga ka dyan eh! Swimming, swimming! Gee! Kahit na ano pa bang pangalan yan, basta yung makina na yan na may tubig at sabon! Eh! Natatakot ako dyan. Ayoko nga. Ew! Ako ay kamiseta, tad-tad sa dami ng mantsa. Ayoko nang magpalaba, takot sa makina. Kaya dumi ay di pansin, mikrobyo ay titiisin. Kamiseta na dumihin, ako'y huwag amuyin. Baho mo? Di mapilit ni bistida si kamiseta magpalaba. Minsan, napunta si kamiseta sa madilim na kwarto. Okay. Nasaan ako? Ah, ayan! May bagong basahan! May bago na akong makakasama! Hindi ako basahan, ha? Kamiseta ako! Huh? Hindi ka basahan? Sa dumi mong yan? Binobola mo ba ako? Hindi nga talaga ako basahan eh. Eh, ba't ang dumi-dumi mo? Eh, ayaw ko mapalaba eh. Ako, ganyang-ganyan din ako noon. Ang hilig kong mamasal ng mamasal. O, ano nangyari? Ayun, kakapasyal ko eh, nawala ko yung kapares ko. At dahil wala na akong kapares, nawala na ako ng silbi. Hindi ka na sinusuot? Kaya eto, ginawa na lang akong basahan. Ganun ba yun? Ibig sabihin, pag nagtagal, eh, wala na rin magsusuot sa akin. Dahil ang dumi-dumi mo na, magiging basahan na ako. Mismo. Natakot si Kamiseta sa sinabi ni Medyas. Kaya pumayag na siyang magpalaba. Mabuti pala nakinig ako sa'yo, bestida. Sabi ka naman sa'yo eh, masarap yung pakiramdam na malinis na, mabango pa. At saka, hindi pala nakakatakot magpalaba dyan sa washing machine! Bakit ka naman matatakot? Sabi ko naman sa'yo eh, kayang-kaya mo! At saka, ang gaan-gaan ng pakiramdam ko at ang bango-bango ko pa! Mabango ka? Paamoy nga!
Ako nga, mabango din eh. Tignan mo. Bango ko. Amoy hardin ng bulaklak. Ako ay kamiseta. At ako naman ay bisida. Galit kami sa mancha. Handang magpalaba. Dumi aming kukusutin. Mikrobyo ay sisipain. Mansay aming buburahin. Na kami ay amuyin. Ang bango-bango! At yan ang dulang, ang kamisetang madumi. Oras na naman mag-drawing kasama ni Pintado! Oh, asan yung ating mga papel? Saka yung lapis. Diyan natin ilalagay yan, ating obra, sa t-shirt. Baka masira. Hindi raw. Sige, meron ba kayong mga lumang t-shirt dyan? Maaaring daw natin gawa ng bagong t-shirt! Na maaaring natin isuot muli. Parang bagong-bago. O sige, anong kailangan natin pintado? Sponge! At mga pintura! Textile paint! Tama, textile paint. Yan ang kailangan gamitin daw para dumikit at kumapit ng matagal sa ating t-shirt. O kamiseta, pwede rin. Unang step! Ang ating bilog na sponge, idinampi sa ating textile paint. Anong kulay? Kulay orange. Orange o kahel sa Filipino. Kahel. Dinampi lang natin ganyan sa ating t-shirt or kamiseta, meron na tayong ba parang orange talaga yung prutas. O tapos, susunod na step, meron tayong parehaba na sponge. Idinampi natin ito sa ating pintura. At tandaan, bawat isang sponge, isang kulay ng pintura. Huwag natin paghahaluin. Aba, ang galing ah! Kulay? Dilaw. Tignan nyo, yung dilaw, pinaligiran yung kulay orange. Oh, meron kang puffy paint! Ah, yan ang gagamitin natin pang outline ng ating obra para mas umangat yung kulay. Tignan nyo ah, yung kulay na yan, sa paligid, parang border. Tignan nyo, di ba para mas umangat yung kulay ng dilaw? Tapos ka na ba, Pintado? Palakpakan si Pintado! Oh, kapusta ang inyong gawa? Palakpakan ang mga salini ninyo! Nakagawa kayo at si Pintado ng isang sunflower sa kanyang t-shirt! Wow! Ang galing ah! Ang galing, Pintado! Oh, meron na namang paro-paro! Kaibigan nung nakangiting sunflower. Tignan nyo yung nakangiti na sunflower, oh. Tontuwa siya dahil andun yung kaibigan niyang paro-paro. Nakagawa kayo ng obra sa inyong mismong mga t-shirt! Diba? Ang mga lumang mga damit, maaaring nating isuot na parang bagong-bago. Sino lang mag-drawing? Magsanay para gumaling! Salamat, Pintado. You're the hand! Jello, nangyari na ba sa'yo yung may lumapit sa'yo na hindi mo naman kilala, pero nakatatanda siya sa'yo na lalaki o babae at humingi siya ng tulong sa'yo? Ano pong tulong, Ate Ann? Halimbawa, nagpatulong siya sa'yo na tumawid ng kalsada o di kaya nagpatulong na magbuhat ng malaking maleta. Sige po, tutulong po ako. Talaga? Kahit hindi mo naman kilala? Ang hirap naman, Ate Ann. Kapag nangyari ito sa'yo, ano ang gagawin mo? Di ba kawawa naman siya, Ate Ann? Teka ha, isipin mo muna. Di ba humihingi siya ng tulong sa'yo na magbuhat ng malaking maleta? Hindi ba dapat matanda ang hinga niya ng tulong dahil mas kaya niyang magbuhat ng mabigat? Oo nga, Ate Ann! Hindi ba kung magpapatulong naman siya na tumawid ng kalye, hindi ba mas nararapat na matanda rin ang hinga niya ng tulong at hindi batang kagaya mo? Ano pong sasabihin ko dun sa aling humihingi ng tulong sa akin? Ede, tawagin mo yung nanay mo o yung tatay mo o kung sino man na mas nakatatanda sa'yo na pwedeng tumulong sa kanya. Sige po, Ate Ann! Tandaan,
Mahirap malaman kung mabuti o masama ang intensyon ng taong lumalapit sa'yo na hindi mo naman kilala. Huwag basta-basta sasama o susunod sa mga inuutos ng taong hindi mo naman kilala. Oras na para magpaalam! Sabi na gusto nyo aming mga inihandang opera para lamang sa inyo, Kitty Kapuso! Tama! Laging tandaan, kung kaya nating isipin, kaya nating gawin! Ako si Ate Anne. At ako naman si Kuya Tonipet. Tandaan, kami ang inyong Angels! Hanggang sa muli,